Hello mga kapamilat, good morning. Ayan, kung natatanda nyo po itong episode kong ito, ayun mga kapamilat, 1.8 hectares to na bishlat. Pero ngayon po mga kapamilat, dahil wala pong buyer na can't afford na bilhin yan buuhan, yung 1.8 hectares. So, in-offer po ngayon na binibenta hatiin sa gitna. So, dalawang slot po. So, 4.5 million. 27 meters frontage each lot. So, ang hugis po ng lupa ay square. Ano po? Ay rectangle na magiging shape niya. So, yun mga kapamilat, napakaganda naman po niya kasi malapit lang po sa National Highway. Provincial Highway ng San Narciso. Ayan. Flat land and yun mga kapamilat, napakagandang retirement plan po nito. Halika na, humigit, limutin ang problema. Hintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip ang kakaligaya. Darating ang umaga. School ng ano, Tala Elementary School. Walang pasok ngayon, Sunday. Finally, Craig, dito. Dito lang tayo sir, duman kasi sarado yung gate. Bali para pa nalang tayo. Ayun yung gate na nung may-ari nung property o gate ng mismo may-ari ng property. Okay. So ipupuntahan po natin. Alos tabi nitong school na to. Pero tanaw naman ako yung property. So ganda ng dagat din dito mga ka-farmlat. Oh, ganda ng buhangin. Pino, da. Doon po tayo pupunta. Ito po yung school. So, ito yung 1.8 hectares po na 9 million. Ganda ng buhangin, no? Tsaka, ayun, malapit na tayo dito sa binibenta. So, napakaganda ng buhangin mga kapamlat. Napakalapit po sa highway nitong property nito dahil ano lang po 200 meters ayan, tapos may right of way po na pwede ipasok sa sasakyan. So hindi kami nagdaan doon sa right of way dahil si kuya po yung caretaker dyan, nasa kanya yung susi. So sarado, sinundo pa namin dito sa gilid. So ang ganda mga kaparmo na to, napakagandang buhangin. Tapos kung gusto nyo maligo yan, may mangrove area. Hindi kayo maiinitan kung gusto nyo magkubli sa mangrove. Ayan. Ganda. Ito na yung start ng property na 1.8 hectares. Ayan. So, yung concrete post na po yan. So, fully fence lahat ng sakop ng property. Ayan. So, siguro mga 5 meters yung distance ng bawat concrete post. Tapos yung barbed wire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 po. Then may gate po. Ayan, dalawang gate nito. Tsaka flat land na may mga tanim na halaman. Ayan, may gulay sa loob. Kubo. Ilan ang frontage nito bro? Parang 45 ata. 45 meters ang front. Ganda. So, ito yung ambience ng dagat mga farmlat. So, ngayon ay hamihan. Kaya dito po yung ano ng mga tawag dito. Mga halaman dagat. So, ayan mga farmlat. So, kailangan natin makita yung buhangin nandito. Lulusong tayo. Ayan. So far, okay naman po. Malinaw siya mga ka-farmlat. So, dito lang sa bandang Bukana,
yung mga kula po, yung mga halaman dagat, medyo tuyo na. Umiitim siya, tingnan. Ano po? Ayan. Mga halaman dagat lang po yan, hindi yan dumi. Yung halaman dagat lang na natuyo. Pero, kung liligo po kayo, ayan, malinaw naman po siya. Ayan, high tide po ngayon mga kaparmlat. Napakaganda rin ito mga kaparmlat. Ayan, papasok tayo sa loob. So, naku mga kaparmlat, huwag nyo nang palampasin din ito, napakaganda. So, binibidyo rin natin. Ayan, may kasama po tayong buyer. So, para at least kung hindi man nila kunin, mapapanood nyo po, baka sakaling interested po kayo. Ayan. So, ito pala mga kaparmlat, meron tong, di ba, ang mga Mohon, ang property, hindi po dikit sa dagat. Ano po? So, yung Mohon, nandyan banda. Pero ito po, pwede nyong gamitin, dahil in-applyan din, kung maglagay ko ng structure, ng shoreline list. Yan, may lease agreement po yan. Kaya pwede kayo maglagay ng structure sa tapat. So may bangka sa loob. Talagang well maintained itong property mga kaparmlat. Tapos overlooking mountain view ang makikita nyo dito. Ayan po ang CR. Ayan. 57 meters? Okay. So ayan, 57 meters pala yung frontage. Saka yung buka ng property, tas pahaba siya. Then, ang tataba po ng nyug dito. Then, may mga bagong tanim na nyug. Ayun, may mga mais. Malalaki na yung mais. Ayan. So, mga ilang ano na lang, may puputihin ng mais dito. May mga, ano po ito? Dragon fruit. Ayan mga kaparmlat. So sa mga gulayin, ayan, meron po tayong talbos balinghoy na napakasarap po nito, talbos balinghoy. Ito po yung CR. Kuya, mamaya tatanungin natin source ng tubig. So ayan po yung gate mga kaparmlat. Ayan. So ituturo ko yan mamaya. Ayan. Ito na po yung maisan dito. Yan, may mga bunga na po agad mga kaparmlat. Ang bababa pa, may bunga na agad. Yan. Maganda yung lupa dito. Yan, puro bunga na rin yan, oh. So, napakagandang beach lot din mga kaparmlat. Unang-una, ang lapit sa highway, pasok ang sasakyan. Malapit sa school, itong kinakatayuan natin, mga 100 meters school na. And napakaganda rin po ng dagat, maganda yung buhangin, maganda yung lupa, flat land. Magandang property mga kaparmlat nito. Ayan. Ayan, may barangay ordinance po dito na bawal kumuha po ng buhangin, kaya talaga yung buhangin po, lulubog pa yung paa mo. Isang option mga kaparmlat, ito po ay 2.1 hectares na nagkakahalaga naman po ng 7 million. Tabing dagat din po siya, maganda rin yung dagat niya. And pasok po sa sakyan, flatland din at maraming nyog. Hindi rin siya maliblib mga kaparmlat kasi may mga kabahayan. So ito po ay buhangin pero karamihan dito ay pebbles po yung, ayan makikita nyo mga pebbles po yan. So, isa nyo rin pong option, makikita nyo rin to. Dito rin po yan sa bayan po ng San Narciso, Quezon. Ayan. Makikita nyo po yung buhangin, tapos may carpet po yung damo dito. May source din po ng tubig at kuryente. Ayan, makikita nyo. Flat lang talaga siya na mababa pa po yung nyog.
na may mga nagre-rent po dito, nagka-camping. Ayan, kaya may mga kubo. So, ayan, mga ka-farmlot, may isa pa tayong option dito. At sa mga ka-farmlot naman natin na naghahanap ng beach na ang budget po ay below 2 million. Ayan. Meron po tayong ito, 2 million po ito. 2,000 square meter flatland tabing kalsada. May source po ng tubig at kuryente dito. And ang kagandahan talagang pasok po ang sasakyan dyan. Ayan. Yan po yung daan. Barangay Road po yan, mga ka-farmlot. At ito po talaga, maganda rin yung dagat. Buhanginan din siya. And ayos din naman to, mga ka-farmlot. Sa 2 million, meron kang 2,000 square meter na may frontage na 23 meters po sa beach. So, ayan yung mga magiging option nyo. So, pili na lang kayo kung medyo mahaba yung PC. Ayan doon kayo sa mga buuhan. Kung medyo limited naman yung budget. Ayan, mayroon po tayong subdivided lot. Ayan, papunta tayo sa buhanginan. So, ito pala mga farm lot ay title po ito. So, ngayon, ang mangyayari, limang slot lang po yung naka-open dito. So, apat na lang yung available kasi may nagpa-reserve na. Kaya paunahan na lang mga farm lot. Ang kagandahan, all expenses paid hanggang sa i-transfer po sa pangalan nyo. So, yun yung kagandahan sa offer. So, ito, hindi to kagaya ng mga subdivided na sobrang dami o sobrang dami ng mga slot na kung saan madidelay yung pagtatransfer ng title. Ang kagandahan dito mga farm lot, limang slot lang po ito. Kaya talagang limang buyer lang. Pag na okay na lahat yung limang buyer na yun, dire-diretso ng transfer nito. So, in-open pa lang, kakasukat pa lang, may nag-preserve na. So, apat na lang. So, pauna na lang mga farm lot. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hanginan din siya. And ito medyo maitim dahil yun po yung mga natuyong dahon. Ito yung natuyong dahon ng mga halamang dagat. Pero, pagdating dyan, malinaw na po yan. Ganda rin po ang dagat dito. Ayan. So, plano kong pasukin mga farmlet. Kung putik ba o lupa. Buhangin po siya mga farmlet. Buhangin? Buhangin naman. Buhangin naman po siya, hindi siya putik. Okay rin siya mga farmlet. Ang sarap pamuhay sa putik. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyon namin. Maraming salamat po. Ang sarap pamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyon namin. Maraming salamat po.